So, good morning mga katods. At tayo ay makikipagpalit, part 3. Gagamitin po natin ang Triumph Trident ni Bro Rery. At nakakwadlock siya! Woo! Yes! Nakakwadlock nga pala. Yan, okay. So, tayo po ay pupunta ng Motostrada. Papalitan po natin ang rhizoma ang ating F3. Sana all. Si Ready po ang gagamit. Yun. So, Trident 660 na inline 3 po tayo. Kasama po natin si Justin. Magaan naman siya. Si Check. Tipi-toed, pero kaya naman. Okay na? Let's go. You know. Salamat kay Bro Rely sa pagpapagamit ng kanyang Triumph Trident. So, ito po ay Eurobike na nasa 80 plus horsepower yata, I think. So, siya po ay naka ano na rin, quick ship, auto blip at upright position. Napakagaan po niya. Napaka-komportable gawin. Napaka-komportable niyang gamitin. Perfect na perfect po siya sa mga long ride. You know? Enjoy ni Brother Rely ang ating F3. Enjoy naman natin ang kanyang check brake tayo. Check brake, syempre. Nabili si Rely ah. Talagang mahilig din sa sports bike itong si Bro Rely eh. So, on the way po kami sa Motostrada. Sinamahan ako nitong dalawang pa-PMS. Sabay palit na rin tayo ng ano. Sabay papapalit na rin tayo ng rhizoma na stealth side mirror. Ramdam ko na ang hangin. Kanina kasi naka-F3 tayo. So, syempre may windshield. Nakatago tayo. Ngayon hindi na. You know? Nice, Rely. You know? So, wala siya masyadong vibrate. Wala akong nararamdaman masyado sa kamay ko. Tapos, equip na rin siya ng quad lock. Tapos, itong ano is naka-parent side mirror na original ng Triumph. At mahal po itong buong kanyang side mirror. Alam ko, 17 mil to. Damn! So, nung una na nating ano, nag-try nito, bago tayo bumili ng scrambler, sumilip tayo dito kay, ano, kay Triumph. Nataasan ako. Siyempre, hindi pa naman tayo nagbumutap talaga. So, tipi-toed talaga ako nun. Super. Kaya, hindi natin ito nabili. Ito kasi kay Rely, medyo lumambot na yung shock. Siyempre nagamit na niya. Medyo ano na tayo, confident na tayo sa pagka-tiptoe natin sa kanya. So ito po ay na-purchase niya sa Triumph, sa Green Hills, sa Nuwan. Then ang mga upgrade na niya dito ay siyempre napalagyan niya na ito ng spark na exhaust galing kay Lawrence of Motogear PH. You know? Si Bro Justin. Ay, naiiwanan tayo. Nasaan di kasi natin motor. Hindi natin kabisado. Siyempre, nag-iingat po tayo. Ayoko sa likod ng bus. Maraming maraming salamat, Rely, sa pagpapahiram ng iyong Triumph. Trident. Or makasarapakan nyo, Trident. Alam ko, ang kulay nito ay tatlo. Isang white. Then, isa ito, yung silver gray. Then, yung isa ay black, pure black. Maraming maraming salamat sa dalawang to sa pagsama sa atin. At least, hindi tayo nag-ride ng solo. Yun, o. Mukhang comfortable ko, proud to, yun, o. Justin. Bilis sa ano?
i-click na kanyang gear. Ang lambot. Yung sa F3 kasi medyo matigas. Kasi napakaganda nitong ano, nitong Triumph Trident. Kasi ano, magaan, nimble, naked, syempre, may power siya, don't get me wrong guys, may power to. Tapos syempre, ang ganda lang na-upgrade ni Rally, na naka-kickshift at auto-blip mo siya. Oh, traffic pabalik ah! Ano yan? Okay, rush hour lang yun, kaya hindi na. Sana next, matry naman natin ang, hindi pa tayo nakaka-try lang ano ah, inline 4. Sana matry natin yung inline 4 ni Justin Mendoza, yung Suzuki GSXS 750 niya. Bari si Chopso, yung naka-trident po sa amin na yung dalawa, si Kuya Angel Vlogworks. Naka-triumph, ano naman siya, Tiger. Which is same lang naman ng ano, makina ng trident. Kaso, yun naman ay adventure bike. Si Relly po, ang una nating na biktima na bumili ng motor. Tapos ano, yung magamit ang ating scrambler way back 2021 yata. Nag-breakfast ride kami, pinagamit natin siya ng scrambler. And then yun, hook na siya sa big bike. Nag-umpisa na siya magtingin-tingin. Ang una niya tinitingnan is yung Honda Rebel. Kaso ano, mahirap yata yung saloons. Mabagal ang ano nila, yung pag-approve. So ano, mabilis naman niyang nakakuha yung loan sa ano. Chill na chill talaga pag naka-naked. Balit tayo, part 3. Woohoo! Sabi, ganda rin itong Triumph Trident ah. Ngayon naiintindihan ko na, ba't nagustuhan ito ni Rally? Yung minilagay siya dito sa ano, hand grips. Medyo kumapal. Tapos ito, alam ko, mga pinagpapalitan niya ito. Mga aftermarket na ito, mga ano, mga brake lever. Jeep Gladiator, ba? Nailan ko nakakita rito. Hindi ko pala natanong kung may load yung RFID ni Rally. Magdadalawa kaming Skyway. Sana may load. Kung hindi, patay tayo dyan. Kasi ang bag natin nandito sa backpack natin. Mga katods, kung nag-iisip, nagbabalak na kayo mag-big bike na hindi underpowered, magaan, pwede nyo i-consider itong Triumph Trident kasi maganda siya talaga. Tsaka hindi siya pricey ah. Ano siya? Alam ko, nasa 500. Dati ha, nung bago nilabas to, nasa 509,000 to. So, ang kalaban lang dito sa market na nasa 500-ish na per na amount ay ano, yung Z9 ng Kawasaki kasi inline 4 yun. Pinakamurang inline 4 na almost 1,000 liter na. So, ano nga, matindi ang competition. Pero, gusto mo talaga naka-Eurobike ha. Yun. So, tayo po ay mag-i-Skyway. Ito na lang mararamdaman ni Rally ang hirap ng ng naka-sports bike tapos 60 lang ang takbo mo. Kaso ang masama sa atin, hindi natin nakikita yung speedometer natin dahil ng quad lock. So, perfect talaga siya for ano, long ride. Yan ba, babagyo ka, ganun, La Union, o kaya sa Ilocos, ayos-ayos, Ironman, pwede. At traffic po sa stage 3 ng toll gate. Kung magagalit, hindi ka nakapila. Yung marami. Malaki ang balance, malaki. Woo! Power of the Triumph Trident. Lubos-lubosin na po natin ang ating kasiyahan dahil malapit na po tayo sa parte ng stage 3 na siya ay 60 na lamang dapat. Hintay si Bro Justin. Inagahan kasi namin kasi nagtatraffic dito sa stage 3 ng ano, sa Skyway. Nagtatraffic dito ng maaga dahil syempre
nagpapasok ang lahat ng tao. 701, alas 8 kasi bukas ng motostrada. So mas maganda yung nandun na kami before it open para mauna na nilang gawin yung tour routes natin para makabalik kami na maaga. Yun o. Nakatry ang Trident 10, bumati si kuya. Ganda ng tunog ng ano? Spark ni Rayleigh, parang ano din? Parang tunog din ng sa F3. Nagpapa-counter flow sila dito eh. Dito tayo dumaan. Parang hindi tayo masyado matraffic kasi pag dito ka sa kanan, eh yung ano, yung Magallanes, Don Bosco, madadaanan mo. Dito sa counter flow, medyo mabilis-bilis. Yun, sumaluod pa si Chip. Thank you. So respect. Respect back to you, sir. May vlogger pala tayo na kilala, nakatry din 660 din. Si ano, yung kasama lagi ni Reed. Si Joseph Activate, shoutout sa'yo, sir. Hope to ride with you soon. So lately nga pala, may mga drama tayong napapansin sa ano, sa social media. So hindi na natin sasabayin yung mga pangalan nila, pero they are both moto vloggers. Isa sa kanila, syempre, way sikat kesa dun sa nag-rant sa FB. Eh sayang, kasi magkaibigan pa naman sila. Bago sumikat yung isa ng todo, eh siya yung nag-rant yung kasama niya, si motovlogger na yun. So sana magkabati sila, sana ito difference lang in ano, yung ano lang ba, away bata, tampuhan, ganun. Nothing serious naman sana, nothing serious, no? Hindi naman sana kikisaw-saw tayo, pero naisip lang natin banggitin, di ba? So tayo po sana, pagka tayo ay, alam yun, may galit ka. Siyempre, motovlogger din tayo. Mama, ang kilala ko lang ng motovlogger, hindi si Riker, si Nodon, at saka si ano, si Doc Arvin, si Doc NCTV. Alam yun, kung meron kaming alitan, hindi ko dadalhin sa Facebook yung mga ano, po-post. Hindi, oh. PM ko na lang siya, tapos usap na lang kami. Hindi, meron, mas masama yun. Mamaya, magkakabati din kayo, tapos po siya, dadami just binda na. Hindi, lagot, paano yun? Diba? Wala na. Mahirapan. Tapos ang dami na nakabasa, ganyan. Mamaya, maraming maniwala sa'yo. Pero, ano eh, mabawasan yung subscriber yung nag-run ka, di ba? Bakit yun? Alam naman natin, di ba? When emotions are high, intelligence is low. Pwede na! Huwag po tayo mag-run sa ano, FB. Directly, kausapin mo siya. Lahat naman ng differences ay maayos. Pero basta mag-usap lang kayo ng maayos. Thank you nga pala, Lord, para biliyaan mo kami ng magandang panahon. Ganito. Hindi masyado tarakang init, pero mukha namang hindi rin ulan. Nasa Amor Solo at Don Bosco exit na po tayo. Sana po si Rayleigh ay nakapunta dito sa ano, counter flow lane. Kasi mahirapan siya doon sa kabila at napakabagal ng ano doon. Ng takbo. So, we will try to wait him up. Dito tayo, ano, hintayin natin siya dito sa may katabi lang tayo dito para maintay natin siya. Ay! So, nandito lang po tayo sa parte ng Skyway na dapat po ay 60 ang ating takbo. So, check natin, tayo ay 60. Yun, no? Justin. Yun, no? Woohoo! Sarap! Hehehe, nakagawit! Hehehe. Yun, no? So, usapan namin ni Bro Rayleigh, papalit kami sa ano, sa after ng toll gate ng Skyway. So, ito po ang bagong set ng kanyang riding gear. Naka-revit po siya. Umilas na naman po siya sa kanyang collection. What? What the fuck? Suggest ko lang siguro dito sa stage 3. Nakangamit na si Rayleigh. Yan. 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 The Man King.
Ayun yung ano, parang may truck sa ibabaw ng bubong. Well, overall ah, sa mga katods natin na nagbabalak na mag-big bike, highly recommended po itong ano, Triumph Trident. Maganda yung power niya, hindi siya torquey masyado. Meron, pag binibigla mo, meron naman, meron. Alam ko ni Rodeo at ato ni Rally, kaya malakas ang power. So may mga riding mo din siya, ganun. Tapos ano, bibihisan mo talaga siya para mas maganda. Ano, maganda naman, lalo na ito silver gray. Ito ang pinaka magandang kulay among the three na ano. Imbis na natin mag long ride ha, mga katods, yung talagang malayo. Yung parang bala, Baguio ba, La Union, ganyan. Kahit nga ano eh, sa norte lang, sa Clark, okay na ako doon. O kaya ka sa ano man lang, sa mga gasoline station dyan sa LX, Lakeshore, o kaya Petron Marilao. May iba lang. Kasi lagi naman tayo nandito sa lagi naman tayo nandito sa SLX. So overall mga katods, okay na, goods na goods naman po itong ano. Ako, kinalapit na less po. Goods naman po itong Triumph Trident Tirelli. Katabi lang boss. Thank you Ben. So pala po kami ready. Thank you boss. Again mga katods, Thank you Brother Rally sa pagpapagamit. Yun pala, sorry. Pagpapagamit ng kanyang Trident. Thank you. Okay. Babalik na po tayo sa ating F3. And again mga katods, ito po ang inyong Batangay, yung BJ La Beach Moto, signing out.